pa si The King? Nya! Dumating na pala eh. Dumating na ang isang dansa ko. Bigas na lang ang kulang. Oh, ikaw pa si The King? Nya! Huwag kang maglilipat. Baka ikaw na ang susunod na puntilya sa Target On Air ni Karex Cayano. Kung si Senador Bongo, mga kaibigan, ang tatanungin ho mga ang plano ho niya eh, para bang mas pabor ho siya na ma-extend ho itong enhanced community quarantine ho. At kanina sinisikap ho namin kausapin ho, bagamat nasa meeting pa lang ho, ito ho si Senador Bongo, 0927-861-1921. Kanina nag-message ho yung aming segment producer ho. Sabi niya, Karex, nung last week nakausap natin si Mayor Ramon Presa ng Chaong Quezon, at para bang may kumakalat ho ngayon sa YouTube o social media, eto nga ho, mas may namating kausapin, no? Nasa linya ho namin si Mayor Ramon Presa ng Chaong Quezon. Mayor Presa, magandang hapon po. Ay, magandang hapon po, Karex. Apo, at tayo napapakinggan po sa Target On Air. Mayor, ano ba totoong kwento dito sa ano yung itong pinamigay na bigas ni Leo Marcos diyan ho sa Chaong ho, para lang ho maliwanagan no ating kababayan ho diyan? Hindi ko nga po malaman ito, mga kumakalat na balitang ito. Apa? Na meron daw binigay sa bayan ng Chaong. Mm-hmm. Although hindi ko po pinaniniwalaan sapagkat narito ko na lang na meron siyang doon sa live. Apa? Sinabi niya na meron siyang ibinigay sa bayan ng Chaong na atin daw pong pinipigilan na ipadistribute. Mm-hmm. Yan po ay puro kasinungalingan lamang. Apa? Kasi unang-una po, natuwa siya dun sa isang taga-Chaong, binigyan niya ng bigas. Apa? Hindi ko lang alam po dun sa binigyan niya ng bigas kung anong gusto niyang gawin. Mm-hmm. Mayor, sa totoo lang po. Apa? Okay. Mayor, ito ho ba yung ano, yung si Erwin CR ba, yung mas kilalang si alias sa Romy Diaz na nag-trending kamakailan sa social media at nag-request na bibigyan ho ng bigas. Ngayon, ang tanong, ba't daw hindi ho maipamigay? Ano ba ang kwento ron? Ganito po. Mm-hmm. Ang although hindi ko alam ang inumpisahan, nabalitaan ko na lang. Apa? Ay pinapunta ni Mr. Leo. Mm-hmm. Para bigyan ng bigas. Apa? At saan sa ako na 25 kilos yata ang bawat isang ano. Mm-hmm. Na yung pisinakayan nung aking nakalamang mayor dito. Apa? Si Manong Castillo. Mm-hmm. Ang ginawa nung si Mr. CR, sinama niyo si Manong Castillo, pinakilala doon kay Mr. Leo Marcos. Mm-hmm. At siyempre naman, pinulitika niya. Mm-hmm. Kung makuha nila yung bigas, hindi ko naman alam kung saan binilagay ni siya. Nalaman ko nandoon sa bahay ng si Manong Castillo. Apa? At siya ang namamahala ng pagdidistribute at sinasabi niyang galing sa kanya yon. Mm-hmm. Ang akin po, wala po akong pinipigilan maski sino mang distribution ng relief goods. Mm-hmm. Kasi yan ay kailangan ng ating mga kababayan. Mm-hmm. Pero ang ano po, Mayor, ang depensa naman ho ni Erwin sa social media, parang naka-quarantine daw siya ng 14 days. Eh, ito ba'y nabigyan ho ng travel pass para makapunta sa Metro Manila pagkuha ng bigas? Paano po siya mako-quarantine? Eh, hindi nga po kumuha ng travel pass yan. Oh. Kaya nga ako nagtataka sa kanya. Ngayon ko rin lang nalaman na siya pala'y pumunta doon sa lugar ni Mr. Marcos. Mm-hmm. Without any travel pass na nanggaling sa aming checkpoint. Eh, paano ho nakalusot ho yun sa checkpoint? Kung wala naman siyang travel pass, paano siya masasubject for quarantine? Mm-hmm. Ngayon po, gumawa po ng istorya ang mga yan na ang dinahilan, hindi raw po maipamigay ang bigas. Mm-hmm. Kasi isinabject ko siya sa quarantine. Mm-hmm. Wala pong katotohanan yun. Mm-hmm. Ang reason po, kaya po na lumabas yung mga quarantine issue. Mm-hmm. Yung pong isa po sa mga kasama niyang tao, pagkagaling po niya diyan kay Marcos, pagdating mm-hmm. dito, inireklamo siya ng kapitbahay kasi nilagnat daw. Mm-hmm. So na-alert po yung member ng IATF. Mm-hmm. At sila pinuntahan. Ngayon hindi po makita yung tao kasi kasama nga nitong si Erwin CR. Mm-hmm. Ito lang, hindi Mayor. Totoo, apo, Mayor, may text lang dito. Hindi ba yun yung Justo ni Alajero na isa sa kasama ni Erwin?
Tirang kaso ba? Hindi ko mga kasama niya. Hindi ko po alam kasi nag-report lang po sa akin. Nagbigay lang po ng incident report yung member po ng rescue team ng IATF na meron silang nirespondihan na reklamo doon sa lugar ng mga taong kasama ni Erwin na nababahala sila kasi nagkasakit daw. Mm-hmm. Although hindi ko alam kung sino mga kasama niya eh. Uh-huh. Alam eh. Ang naglagay po lang po ng report kasi yung B-Hurt. Yung po yung barangay health workers ang nag-report doon sa aming member ng interagency task force na meron pong certain na tao nakasama nung si CR nung lumabas sa Manila na nagkasakit. Kaya nagkaroon po sila ng report. Nagkaroon po ng incident report. Eh pagka ganun, ika-quarantine talaga. Pero hindi po ito na ikinu-quarantine namin kasi ang taong ikinu-quarantine namin ay yung alam namin nang galing sa labas. Kasi hindi nga po namin alam kung paano nakalabas yan at paano nakapasok. Oo. Ay, nakakatawa nga eh. Eh di ba, gumawa pa ng istorya. Kasi, alam ito si Romano Castillo, lagi na lang dito sa Chaong, marami siyang mga palabas eh. Walang namumulitika eh. Eh di ba, sabi ko nga, ako pinanawagan sa mga tao ito na ito po'y panahon na kinakailangan magkaisa-isa. Tama, magtulungan po. Mga puli-politika po. Magugulo ang mga taong bayan. Eh. Ano ba, nung last week nga ho, magkausap tayo, Mayor, eh, yung pagbigyan nyo lang ho ng tulong, eh, kagaya lang ho yung na-lockdown ba yun sa Pampanga, eh, ba't pinadala nyo nga ho, napakalayo. Ay, layo. Agad di ako nakipag-ano sa North Luzon na sabi ko, tulungan. Ipadala ako ng bigas doon. At saka pati yung nasa San Fernando. At saka sa iba-ibang lugar, talagang pinadadala ko. Apa? Ngayon, eh, gumawa sila ng senaryo. Ako yung nagtataka. Pati yung si Marcos, napadamay dito. Kaya kinausap ko si Mr. Marcos. Sabi ko, i-validate nyo muna bago kayo mag-press release. I-validate nyo muna kung yung mga sumbong ng mga tao ay talagang totoo. Kaya nga nakaagaw pansin sa akin nung tumawag yung staff ko. Sabi ko, familiar sa atin, si Mayor Ramon Presa, tawagan nga natin. At saka yung ganaman pong 100 sa akong bigas ng 25 kilos, kung hindi namin, although, kailangan din ang mga tao tulong namin yun. Pero kami, secured kami rito. Libo-libo sa akong bigas sa akin, pinag-discarga rito. Apa? Eh pagkakaalam ko nga ho, nasa ano na, nasa 12,000 sako na ho ng bigas? Narito po, nasa 12,000 po yung pinababa kong bigas dito sa munisipyo, pero pwede niyo pong ipabisita. Apa? Sapagkat ito, sinisigurado ko lang, kasi sa haba ng crisis na ito, ay sinisigurado ko lang na may makakain ang mga taga-Chiao. Tama po. Mayor, regarding naman ho sa COVID-19, ano na hong update to? Nadagdagan ba ho ba yung ay, kaso? Ngayon, o kasalukuyan po, nung kami po ay magkaroon ng isang kaso na namatay siya, ay hindi na po nasundan yon. Although meron pa rin po kayo mga suspected, mga 6 na tao na apa, yung po matatapos na po ang quarantine noon. Siguro mga ilang araw pa lang, pero nananatili pa rin pong negative. Apa? So sa awa po ng Diyos, ay wala pa naman pong kumakalat na magkakakaso kami kasi nga po, ay pinag-iingat namin ang aming mga kababayan na talagang manatili sa kanilang tahanan. Okay, salamat po Mayor Ramon Presa ng Chaong Quezon. Okay, salamat po. Salamat po sa inyong tawag. Yan ang tinig mga kaibigan ni Mayor Ramon Presa ng Chaong Quezon. Carex, napanood namin kahapon yung interview nyo kay Mayor Danilo Suarez ng Quezon Province. Isa ho kami dun ho sa natulungan dito ho sa Lucena. Yung pinadalang tulong ho ni Ramon Ang tsaka ho ni Senador Kuya Bongo. 0927-861-1921. Napanood nga ho namin, Carex, yung interview nyo kay Mayor Presa nung last week. At regarding naman dyan kay Leo Marcos, malaking tulong din ho yan. Napanood nga ho namin si Erwin o mas kilalang si Romy Diaz. Yung yun, ito ba yung nakapuso niyang nasaan na ho? May dala na akong 100 sako ng bigas. Bigas na lang ho ang kulang. Eh baka ito ho yung ano eh. Siguro dito ho nakaagaw pansin ho kay Leo Marcos ho. Alam nyo, sikat na sikat ho to sa YouTube ho ngayon. Habay mantaki mo, ultimo yung pamangkin kong ilang taon lang ho eh. Sabi niya, Tito, kilala mo ba to? Si Leo?
si Francis Leo Marcos. Eh, sabi ko, ang kilala ko si Bongbong Marcos eh. Ang kilala ko si Amy Marcos eh. Ang kilala ko si Imelda Marcos eh. Pero yung pagtulong na kay Francis, wala ho dun sa Marcos. Pero ang kilala ko si Imelda Marcos, natural. Amy Marcos, Bongbong Marcos. Pero yung Francis Leo Marcos, hindi ko ho talaga kilala. Pero kung pagtulong ang pag-uusapan, kilala ko si Francis. Yung namimili ng ano, ng ginto, yung ba yun? Yung kapag ka ho nagsalita eh, bigyan nga ng tunitunilad ang bigas yan. Yung ba yun? Karex, tama ho, hulog ho ng langit si Leo Marcos sa amin. Sana nga ho lahat ho ng nanunungkulan, kagaya ho ni Leo Marcos ho. Ba? Ito kung kakandidato ho ito ngayon, ngayon lang ho, may posibilidad hong manalo ho yung mama eh. Wala ho sa plano hong tumakbo. Ito, sabi naman ng 138. Karex, baka hindi mo kilala, nag-file na yan. Tumakbo na yan, senador, hindi nga lang ho nanalo. Eh, wag na ho natin pahabayan yung kwentuhan. Ang pinag-uusapan ho dito, dyan ho sa Chaong Quezon, mali ho yung kwento. Wala hong pinahohold doon si Mayor. Nagpapasalamat nga ho siya kung may tulong eh. Pero wag na hong gawan ho ng kwento. Ano ba naman ho isang daang sako ng bigas? Mayor Ramon Presa. Hindi nyo kilala si Mayor Ramon Presa? Nako. Eh baka hindi kilala ni Leo Marcos si Mayor Ramon Presa. Kung pagtulong ang pag-uusapan, hindi ko na ho ikukwento. Tanungin nyo ang taga-Chaong Quezon. Na ang susunod na puntilya sa Target on Air ni Karex Kayanong.